Ano mga master, medyo masama yung pakiramdam ko ngayon, pero ayusin pa rin natin to. Titingnan natin kung marirepair natin ito. Problema nito mga master, okay naman itong posit niya, yung gripo niya, yung lamid niya okay naman. Ang reklamo ni customer nito, hindi daw umiinit. So, ganun pa man mga master, basic na basic yung unang gagawin natin. Good morning nga pala sa inyo. So, bago natin umpisan itong robol na to, shout out muna tayo mga master. Shout out kay Cuerdo Maki. Shout out sa iyo master. At saka kay Leo Nanali. Shout out. So, tuturo natin mga master dito. Ang problema nito mga master, pag mga simpleng gaya nito, hindi umiinit, ituturo natin dito ha. Hindi makikita, sandali lang. So ito mga master, nakita nyo yung thermocouple na yan, itong switch na to, pati yung heater nandyan sa loob. So wala tayong problema sa wire nito, walang problema sa plug dahil yung lamig nito gumagana. So ang problema nito, heater, hindi umiinit, so check natin ha. So yung ano tayo mga master ngayon, yung basic na tips lang kung paano natin ito troubleshoot. Itong water dispenser pag hindi umiinit. So ganun pa man, basic tayo mga master. Una na bago natin isaksak ang unit, check muna natin sa multi-tester. So, itong switch na ito, itong red na ito, yan po yung sa init o yung heater. Yung green na yan, ito yung sa cold o yung malamig na tubig. Medyo against the light tayo. Sobrang ingay dito sa daan mga master dahil nasa tabi kami ng parang highway. Hindi naman highway pero daming dumadaan. Pasensya na kung medyo maingay. So check muna natin ang plug mga master. Kukunan natin ang resistance itong heater. Dahil ito lang ang reklamo ni customer. Yung lamig nito wala namang problema daw. So titingnan natin ha. So yung cold talaga mayroon siyang resistance. So yung malamig na tubig may resistance siya. Makita ba? So, okay naman yung lamig niya mga master. Dali, itutok natin na medyo against the light kasi. Totoo yung sanabi naman ni customer, yung malamig na tubig walang problema. Dahil pag switch on mo pa lang, mayroon na siyang resistance agad. Ilapit na lang natin na para makita. Pilitin natin na yan oh. Nakita nyo yung tester. Itong sa hot, switch on natin ha. So yan diba, hindi gumagalaw ang ating tester. So meaning hindi talaga umiinit yung hot water na yan. Dahil sa resistance pa lang kinukuna natin sa tester, hindi na gumalaw. Ganyan lang po yung pinaka basic mga master ha. Kahit naman sa refrigerator at saka aircon washing machine, i-check nyo talaga muna sa plug ng ating tester na kasit sa times 10 o times 1. Yan yung cold o, di ba? Yung green. Pero yung hot, yung kulay red, hindi talaga gumagana. Ulitin natin ha. Yan, mayroon, di ba? Oh. Itong hot, yan ang wala. So, dito tayo mga master sa switch, sa thermodesk, yung thermocouple, yung ibang term niyan, at saka sa heater. So yan lang yan sa tatlo yung problema mga master, dahil yung lamig nito, yung cold water, gumagana naman. Wala po tayong problema sa plug. So tanggalin na lang muna natin ha, para makita talaga kung saan natin i-trouble pag hindi naman umiinit. Tanggalin muna natin itong condenser mga master. Kailangan dahan-dahan lang para hindi magli-leak yung o tatagas ng preyon yan. Lapit natin ha. Yan, natanggal na mga master. Kailangan yung pagtanggal ng condenser, dahan-dahan lang ha, dahil mayroon pong refrigerant yan, baka madouble pa yung problema. Wala sanang problema, pero ingatan lang yan.
Ito mga master, itong thermocouple na ito, madali lang pong i-check yan. Kahit may connection mo yan, kahit may wire yan, pwede mong i-check yan sa resistance. Ito kasi, itong nasa gitna, possible din pag hindi gumagana ang heater, nag-re-reset po yan. Ipipindot nyo lang yon, yung parang nasa bottom, yung sa gitna, yung switch na. Pipindutin nyo lang yan. Pero bago pa man, kung gumagana yan, check muna natin ha, para malaman. Nakasit yung ating tester sa times 10. Medyo mahirap, walang tagahawak eh. Sandali lang ha, para makita nyo mga master. Kalalasan din mga master, nag-open yun o biglang nagre-reset lang yun. Pipindutin nyo lang yun. Pero titingnan natin ha, isa-isahin natin, kukunan natin siya ng resistance. Kahit hindi pa natin napindot yun, kung may resistance pa siya. Kung mayroon naman, wala tayong problema doon dahil hindi siya nagre-reset. Lapit natin ha, para makita. Pasensya na kung medyo magalaw, wala kasing tagahawak mga master, para gusto ko lang maituro sa inyo para makita nyo kung magto-trouble kayo. So ito, uunahin natin itong thermodesk na ito at thermocouple na ito. Medyo mahirap, walang tagahawak. Gusto ko kasi makita nyo yung pag-check ko ha, pati yung tester. Ipapasok ko sana, sandali lang mga master. Pag wala pong resistance yun mga master, kadalasan niya nagre-reset, pipindutin nyo lang yun. Pero ngayon, titingnan natin ha, kung gumagana siya o may resistance siya kahit hindi pa natin pinindot, di ba? Kita ba? Ulitin natin ha. So yan mga master oh, mayroon po siyang resistance, so meaning hindi po nagre-reset yun. So hindi po natin kailangang pindutin dahil mayroon naman siyang resistance. So meaning good pa po yan. Ulitin natin. Medyo nahirapan ako. Yan o. Diba? Mayroong resistance mga master, hindi na natin kailangan i-reset. Pag wala sanang resistance yan, pipindutin lang natin yan. Pero mayroon siyang resistance mas, mga master, so meaning wala po siyang problema. Ulitin natin. Yan o. Wala po siyang problema. Minsan din itong isa nag-open yan, so papalitan natin. Pero check lang talaga natin mga master, isa-isahin natin. Dahil hindi laman laging pag walang init na diyan nagka-problema. Minsan din sa heater, minsan din sa switch. Pero itong thermodesk niya sa baba o thermocouple, okay naman. Medyo mahirap, sandali lang. Nahirapan ako eh, walang tagahawak ng tester. Gusto ko kasi makita nyo sa camera, ayaw kong matakpan para baka sabihin na inedit ko na lang. Pero totoo po ito mga master ha, kung paano natin i-check. Ayaw ko kasi matakpan ko yung camera eh. Hindi kasi madaling i-check na yan o. Mayroon kasing terminal mga master, tapos may plug siya, ay may sakit. Kahit naman may sakit sa mga master, walang problema yan. Pwede mong i-check yan dahil resistance lang, kukunin natin yan. Yan o. Tingnan nyo, mayroon din siyang resistance. Mayroon tayong resistance na nakuha sa dalawang yon, dalawang thermodesk o thermocouple, mayroon siyang resistance. So meaning mga master, buo po yung ating thermodesk o thermocouple na nakakabit dyan sa heater. So good po siya, wala pong problema. So mamaya na natin i-check yung switch na yan. So ito mga master, ito ha. Yan. Pag wala po siyang, gaganyanin nyo lang pag-check yan oh. Magkasalubong kasi yung test probe mga master eh. Ito mga master, gaganyanin nyo lang pag-check yung dalawa na yan. Sa dalawa na yan, mayroon siyang terminal. Ikukunik mo lang yung dalawang test probe na yan. Gaganyanin mo lang. Kung may resistance siya, meaning good pa po yan. Ganyan. So nakuha natin ang resistance, mayroon pa siya. So meaning hindi po sira. So hindi natin kailangan pindutin yung nasa gitna dahil mayroon pa naman siyang resistance.
Pero kung wala na sanang resistance, wala tayong nakuhang resistance sa tester, pipindutin mo yon para bibigay ng kontak agad. Mayroon naman, pero itong mga master, itong heater na ito, dito natin makikita ngayon. Nasa ilalim kasi yung linya ng heater dito, itong water dispenser na ito, sandali ito, para makita nyo. Ito, nandito, so nandyan sa ilalim yung heater nya. So, itong dalawa na ito, so yan, pati dito sa kabila, yung heater, yan. So ito, pag mayroong resistance naman ito, wala tayong problema. So doon tayo magpo-focus sa switch or sa mga wire, baka may kagat ng daga. So check natin tong heater na ito, ha. Sana makita nyo yung reading ng ating tester. Pag ipasok ko kasi yung camera, mga master, hindi makita eh. Magbablarge siya. Kukunan na lang natin dito na nakaganito, mga master. Wala akong paglagyan ng tester. So yan, oh. So nakita nyo yung tester. So walang resistance, mga master. So confirm, ito pala yung problema niya, yung sa heater. Same lang din kasi yung pag-check natin ng heater at saka yung thermodes o thermocouple, resistance lang. So ito, mga master, oh, walang resistance tayong nakuha. So meaning defective po ang ating heater. So dyan natin makikita, mga master, na walang resistance. Sandali, ha. Medyo magulo tong tester ko eh. Wala mapaglagyan eh. Naghahanap lang muna tayo ng portion na makikita ng ating kamera. Hindi ko din kasi mapasok tong kamera na to eh. Hindi naman makita. Sandali. Kita ba? Hindi nga. So ganun lang, mga master, ha. Basta kung hindi mo nyo masyadong nakita yung ating tester, resistance lang din yung kukunin natin dito. Times 10 ohms lang o times 1. Pero ginagamit ko times 10 ohms para mas madali at saka mas mabilis yung reading. Gaganyanin nyo lang yung test probe nyo dun sa heater. Kahit may wire siya, pwede din yung check yan. So kahit may wire nga siya, hindi gumagalaw ang ating tester. So meaning defective po siya. Yung thermodes at saka thermocouple o yung thermocouple kanina na check natin, mayroon siyang resistance. So no need na natin yung i-reset yun or i-reset, pipindutin, dahil buo pa naman. So dito yung ang problema, mga master, sa heater. Medyo hindi siya makita, ha. Pasensya na, mga master, kahit dahil wala si Master Dodds at saka si Master Densio, nagmo-module sila. So gaganyan ninyo lang yung test probe nyan, yung dalawang terminal ng heater. Kahit hawakan nyo yan, magbibigay ng resistance yan dahil wala namang problema. Kung hawakan natin ang dalawang kamay natin, dahil resistance lang naman ang kukunin natin dyan. So defective po siya, mga master, wala tayong makuhang resistance. So confirm na sa heater yung problema. So hindi na lang natin i-check yung switch dahil alam naman natin na buo pa yan. Dito lang, dito pa sa heater, wala natin makukuha ang resistance. So defective po yan, mga master. So hihintay na lang natin si customer mamaya kung ipagpatuloy niyang ipapaayos ito o hindi. Dahil wala pa si customer, babalik na lang daw mamaya. Ipapakita ko na lang sa inyo kung paano i-check o paano yung naging diagnose natin bakit defective yung ating heater. So mayroon po akong spare na yung container ng heater, mga master, ipapakita ko sa inyo ito ngayon kung defective o good parts. So titingnan natin ito, mga master, ha. Kahit wala na siya sa unit, ma-check mo yan, makunan mo yan ng resistance. So itong terminal ng heater, ito yung sinasabi ko. Mayroon po akong dalawa dito, titingnan natin kung saan yung defective at saka good parts. So ito po yung defective. So same lang din sila nung pagkuha natin kanina sa heater, hindi gumagalaw, di ba? So short natin, meron naman kung i-short mo yung tester. Pero ito, defective po ito dahil wala siyang resistance o hindi gumagalaw. Di ba? Nakita natin. So ganun lang pag-check, mga master, ha. So ito po ay good part. So i-check natin, ha, kung paano, kung anong kaibahan ng good at saka defective. Yan, o. So di ba gumagalaw?
So defective yung isa, ito yung good. Kahit baliktarin mo yan, wala pong polarity yan mga master. So yan. So ito ay good parts. Ito yung defective. So same sila na pagkuha natin doon kanina sa heater, sa resistance ng nasa unit, wala po tayo makuhang resistance. Yan, no? So hindi gumagalaw, ganun din yung sa water dispenser. So defective po ito mga master. So ganyan lang po mag-check kung defective o good parts yung ating heater. So ito mga master, ganun din. Kukunan natin siya ng resistance din. Same lang din doon kanina, mayroon siyang resistance at saka ito din mayroon ding resistance. Gaganyanin nyo lang mga master, oh, ganyan. Yung dalawang terminal sa isang thermodisk o thermocouple, kahit baliktarin mo yan, wala po siyang polarity. Yan, di ba? Gumagalaw. Kung hindi gumagalaw sana yan mga master, yung nasa gitna yan, yung button na yan, pipindutin nyo yan dahil kadalasan nag-open yan pag sobrang init. Pero same sila kanina doon, mayroon siyang resistance, so no need na nating pindutin yon. So ito, mayroon din, di ba? So ito po yung good parts na heater at saka yung thermodisk o thermocouple. Kahit babaliktarin yan mga master, mayroong resistance yan, wala tayong polarity dyan. So okay na ba? Nakuha na natin mga master. So ihintayin ko na lang mamaya mga master, ha. Ito defective, di ba? Hindi gumagalaw. Ihintayin ko na lang mamaya kung ipagpatuloy ito ni customer. At least na demo ko sa inyo, napakita ko sa inyo kung paano natin i-check yung good o defective parts ng ating heater. Yung sa init na water dispenser. So ganun lang mag-check mga master, eh. Hintayin ko na lang, i-update ko na lang kayo mamaya. So next time ulit mga master. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Sa so, hindi pa nakasuporta, mag-comment, like, share at saka hit notification para updated kayo pag may bago akong mga video. So ayos, next time ulit. Maraming salamat.